kwentong may aral ni Teacher Mengay. Nasaan ang lapis ni Sarah? Maagang gumising si Sarah. Sabik siyang pumasok sa kanilang paaralan. Batid sa kanyang muka ang saya dahil tiyak magkakaroon siya ng mga bagong kaibigan. Nanay, aalis na po ako. Sige anak, ihahatid ka ng tatay mo ha. Mag-ingat kayo. Habang nasa daan, papunta sa kanilang paaralan, ay tahimik na nagmamasid ang batang si Sarah. Anak, anong tinitingnan mo? Mga magagandang gusali po, tay. Ah, alam mo ba anak, iyan ang ospital? Opo, tatay, dyan po tayo pupunta kapag may sakit po tayo. Tama ka, anak. Iyan naman ang ating munisipyo. Wow! Ang laki pala ng munisipyo natin, tay. Oo, anak. Dito naman makikita mo rin ang himpilan ng pulis at bumbero. Siyempre, ang aming paaralan. Oo, anak. Nandito na tayo. Mag-ingat ka, ha? Mag-aral ka na mabuti. Opo, tatay. Paalam po. Tahimik na naglalakad si Sarah. Nagmamasid siya sa paligid at aliw na aliw sa kanyang mga nakikita. Maya-maya, may kumalapit sa kanya. Hello, Sarah! Ang aga mo rin pala pumasok. Oo, ikaw din pala. Sabik na ako makita ang bago nating kaklase. Tara na, pumasok na tayo sa ating silid-aralan. Malakas na nagkukwentuhan ng mga mag-aaral habang wala pa silang guro. Napatahimik na lamang ang lahat nang tumunog na ang bell at pumasok si Ginang Santos. Magandang umaga mga bata. Ako si Ginang Santos. Ako ang inyong guro sa kindergarten. Maupo na ang lahat at makinig. Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay tungkol sa alpabetong Filipino. Ito ay binubuo ng 28 mga titik. Tahimik na nakikinig ang mga bata. Ngunit, nung magsusulat na sila ay biglang nataranta si Sarah. Nawawala ang kanyang lapis. Agad siyang lumapit sa kanyang guro upang magsabi. Teacher, nawawala po ang lapis ko. Hindi ko po ito makita sa loob ng aking bag. Mga bata, sino ang nakakita sa lapis ni Sarah? Sige, buksan niyo ang inyong bag at titingnan ni Sarah isa-isa. Sinimulan na ngang tignan at isa-isahin ni Sarah ang mga bag ng kanyang kaklase. Maya-maya, laking gulat niya na makita niya ito sa bag ni Randy. Teacher, ito po yung lapis ko. Na kay Randy po. Hindi po, teacher. Nagkakamali ka, Sarah. Akin lapis yan eh. Binili yan sa akin ni inay. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Sarah? Mahirap magbintang. Opo, teacher. Parehong-pareho po eh. O siya, tingnan mo muna sa inyong bahay. Baka naiwanan mo lang yun. Kung wala pa rin, ay papalitan na lang natin ng bago. Para sa ngayon, ito muna ang gamitin mo. Tahimik at malungkot na bumalik si Sarah sa kanyang upuan. Agad siyang binulungan ni Sandra. Sarah, huwag ka nang malungkot. Tutulungan kitang maghanap mamaya. Tingnan natin sa mga lugar na pinuntahan natin kanina. Sige, Sandra. Salamat ha. Pagkatapos ng klase ni Ginang Santos, ay agad tumungo ang dalawa sa kantina, ngunit wala silang nakita doon. Pumunta din sila sa silid-aklatan at tahimik na nagmamasid sa bawat lamesa doon. Pero hindi niya pa rin ito nakikita. Huli na nila pinuntahan ang palaruan. Sarah, dito tayo maghanap. Sige, Sandra, umpisa na natin. Tahimik na naghahanap ang dalawa. Maya-maya, may nakita silang isang asul na lapis sa tabi ng duyan. Sarah, ito ba yung lapis mo? Oo, Sandra, iyan nga, ito nga yung lapis ko. Buti at wala pang kumukuha dito. Oo nga. Nahihiya ako kay Randy kasi napagbintangan ko siya. Nagkamali pala ako.
Okay lang yan, Sara. Humingi ka na lang ng tawad sa kanya. Ayun siya, oh. Randy, yung tungkol kanina, yung sa lapis. Patawad ha, napagbintangan kasi kita. Di ko sinasadya. Akala ko kasi lapis ko yun. Sorry talaga. Okay lang, Sara. Importante nakita mo na yung lapis mo. Oo nga. Salamat ha. Hindi ka nagalit sa akin. Tara, sumama ka sa amin sa kantina. Marami akong baon na pagkain. Paghatian natin. Talaga? Sasama niyo ko? Bibigyan mo din ako? Oo naman. Kasi magkaibigan na tayo. Tara na. At naging matalik na silang magkakaibigan. Naging leksyon na rin kay Sara na maging maingat sa kanyang mga gamit at hindi na pagbibintangan ang iba. Wakas.